Kung wala, yung natural na bagay po ay nagbibigay ng natural beauty. Kagaya po yung pinuntan po namin sa buntok noon, meron kaming kapag graduate kare-kare, pumunta ka sa iba-ibang lugar. Meron yung sinasabing natural beauty sa cave ng Sagada Mountain Province. Makikita mo talaga natural lahat, hindi inugit ng kamay. Pero it will exist. Talagang iyon po ay natural beauty of the what we call cave, yung kuweba po. Makikita mo doon na talagang meron yung, makikita mo yung mga mami doon, yung mga nakalagay doon na nakaugit sa sinasabing kuweba sa Sagada Mountain Province. Hindi ko alam kung si Brother Roswell yata may papunta doon sa kwan dahil nagadaanan yun. Ay, kasi pupunta rin si Sister Lily. Kasi kung pupunta ka doon ay meron magkakit sa'yo, may ilaw talaga kwan, hindi mo alam yun. Pero meron pong counting swimming pool doon, naligo rin ako doon, pero ang lalim sa swimming pool sa loob ng kuweba. Kung umuwi ka sa Pilipinas, pwede din yung puntaan doon, maganda po. Hindi ko alam kung ngayon ay natural beauty pero nandun pa rin yung beauty. Pero kung titignan po natin ang katatayuan nitong sinasabing natural man, he is deprived. It means ito pong natural na Christian na ito ay the natural man is prone to sin. Itong sinasabing deprived po, itong sinasabing tinutukoy po na corrupt, wicked, or perverted. Ang synonyms po ito ay sinasabing evil, sinful, makasalanan na tao. Sa Psalms, kung babasahin po natin, sa chapter 58 verse 3, Isaiah 48 verse 8, and John chapter 8 verse 44, and Ephesians chapter 2 verse 3. Matatagpuan po natin doon kung bakit sinasabi natin deprived na tao. Basahin po natin sa Tagalog. Meron pa akong Tagalog na Bible po dito. Gusto ko pong mabigyan linaw. Sa awit, 58 verse 8. Verse 3, Kung meron po nakapanakakita dyan ay ito ko pong basahin ako. Iyang masasama sa mulat mula pa sa pool pagkabata ay sinungaling na. Sinungaling na. Mula bata. Mula bata. Dala na lang bata. Di ba sabi sa, kung mabasahin natin kasi sa John chapter 8 verse 44, ang sabi po doon na si Diablo ay sinungaling. Ama, the father of lies. Ama ng kasinungalingan. Sabi po doon. Meron akong nabasa na sabi po sa Daily Bread, if we speak lie. Sabi ko doon, kung magsalita po tayo ng kabulastugan, we speak the language of the devil. Maraming bibig ngayon kahit sinasabi natin Kristiyano ay gusto natin magpalusot. Kung ano-ano ang dinadahilan. Na upang tayo ay
hindi mapagalitan ng aking Mrs. or Mr. magsalita lang ng hindi yung magsilungaling. Pero dapat kailangan baguhin po natin ito dahil ito po yung character ni Diablo. He's the father of lies. Ito po yung katatayuan ng sinasabi natin natural, not only deprived, he is directed. Kagaya yung isang yung puppet naman na kung ano yung sinasabi doon ay yun din ang panano. Sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, tignan po natin ang tinutukoy doon. Kung mabasa, makita nyo pa ay babasahin ko. In you had he weakened, who were dead in trespasses and sins. Tagalog. 1-3. Wherein time was past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by the nature the children of the wrath, even as others. Amen. Thank you po. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan. Ito po yung nakaraan ko. Ito at naipailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Sinunod, you are directed before. Noong hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, talagang sinunod natin, sabi niya po dito. Nang gusto natin, yung ano yung gusto natin? Pero, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, kailangan ang Panginoon ang susundin po natin. Amen. Amen. Not only he is directed, but he is in darkness. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Nasa kadiliman tayo noon. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang sabi po dito, hindi sila sumampalataya sapagkat kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag dito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. We were blinded before spiritually. Ito po yung katatayuan ng sinasabing natural man. Siya ay bulag. Spiritually. At mayroon ding isang tao na makikita po natin dito sa Biblia na nagtuturo na sinasabing laws, si Nicodemus. Kung kilala niyo siya sa John chapter 3 verse 1 hanggang sa susunod na verse po doon. Pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Kristo na kailangan may panganak muli. It means Nicodemus was spiritually blind. Hindi niya alam ang katotohanan, pero nagtuturo siya ng mga yung law ng Panginoon.